Tinakpan ng lalaking katabi niya ang paghinga niya. Pagkatapos ay ginamit ang damit upang alisin ang mga marka sa katawan niya. At ginamit ang kanyang kuko upang gasgasan ang bakal. Dinala siya ng lalaki sa duyan sa rooftop. Pagkatapos ay inilagay ang isang makina sa kanyang mga paa. Nang narating na niya ang dulo ng kalye, nilabas niya ang kanyang telepono para paginahin ang makina, kaya tumalsik ang babae sa balcony. Ang lalaking ito ay si Justin, isang sikat na author. Ang mga nakabasa ng kanyang libro ay alam na, siya ay isang mabait na lalaki at mahal ang kanyang asawa. Ngunit sa pag-uwi, agad niyang pinunit ang kanyang maskara. Dahil ang asawa niyang si Gina, siya ay isang tamad na tao. Araw-araw nakahiga siya sa sofa at nanonood ng TV. At wala siyang ibang ginawa, pati ang pagkuha ng tubig ay inuutos niya pa. Gusto ni Justin na makipaglandian sa kanya. Ngunit dahil walang kondom kaya tumigil sila. Dahil tamad si Gina para bumili nito, malapit na siyang magalit sa kanyang asawa. Pagkatapos isang misteryosong nangungupahan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang magandang babaeng ito ay si Elaine. Nais niyang rentahan ang bahay sa itaas ng kanyang bahay. Ayaw ni Justin na parentahan yon. Ngunit ang babaeng ito ay napakaganda at kaakit-akit. May lahi din siyang Chino at Hapon. Kaya itinago ni Justin ang asawa niya para parentahan niya. Ngunit 15,000 yuan lang ang binigay niya para sa renta. Kaya pumunta siya sa itaas upang hanapin siya. At ginamit niya ang kanyang paa para akitin siya. Meron siyang isang piraso ng papel sa harapan ni Justin. Natuwa siyang hawakan ng papel. Ako si Elaine. Hindi ako tatanggi kay Justin. Kahit na anong gawin niya sa akin. Sa isang anim na palapag na gusali sa Yulong area. Sino ang makakatiis nito? Hindi makapag-isip si Justin kaya umibig siya. Ang mga sumusunod na araw, naghanap si Justin ng mga palusot upang lumabas. Pagkalabas niya ay umakyat siya. Kasama si Elaine ay nagsanay sila ng espesyal. Isang araw dinala ni Justin ang kanyang asawa upang kunin ang bata. Sa hindi inaasahan nakasabay nila si Elaine sa elevator. Tumawa siya habang hinipuan siya upang mapadali ang pangangaliwa niya. Pinapunta niya ang kanyang asawa sa Korea para maglaro. At ang kanyang rason ay magbebenta siya ng libro. Dapat siyang manatili sa Hong Kong. Pagkaalis ng asawa niya ay kaagad niyang kinontak si Elaine. Hindi inaasahang sinabi sa kanya ni Elaine kung nais niyang makita siya, kailangan niyang bigyan siya ng 30,000 dolyar kada buwan. Naisip agad ni Justin na hindi kolektahin ang rente niya. Sa huli, silang dalawa ay masayang nagsama sa kanilang mundo. Ngunit hindi ito nagtagal, humingi pa si Elaine ng higit pa. Sinabi niya kay Justin na nais niyang ng 30,000 dolyar bawat oras. Nagalit si Justin na naramdaman niyang nabitag siya. Kaya nag-ehersisyo siya para maglabas ng galit. Gusto mong hingian ako ng 30,000. Anong tingin mo sa akin ay bobo? Sa palagay ni Justin, hindi siya alintana. Sa hindi inaasahan kinuha ni Elaine ang kanyang anak. Tinakot niya ito para umiyak sa park. Sa kabutihang palad na pigilan siya ni Justin. Sa oras na ito, direkta siyang humingi sa kanya ng 50,000. Siyempre hindi sang-ayon si Justin. Ngunit hindi niya alam, isang mas malaking balakid ang nakaharap sa kanya. Ang pangangaliwa niya kay Gina ay nirecord lahat ni Elaine. Ginamit niya ito para bantaan siya. Humingi siya ng 1,000,000 dolyar para itago ito. Kung hindi, ilalabas niya ang video na ito. Hindi lang ang asawa niya ang mawawala, pati ang mahalagang imahe niyang mabait na lalaki. Ngunit alam din ni Elaine kung paano humanap ng tamang tao. Justin ay mayaman. Malaki ang mana niya sa kanyang ama. Kumita rin siya ng maraming pera sa pagbebenta ng mga libro. Wala lang kay Justin ang 1,000,000. Ngunit para ibigay sa hindi niya asawa, ay malaking katangahan. Upang maprotektahan ang kanyang pamilya at reputasyon, si Justin ay pumayag. Mabilis siyang kumuha ng 1,000,000 mula sa bangko. At handang wakasan ang lahat. Nang mamatay si Elaine, pinatawag sa istasyon ng pulis si Justin dahil nasa contact niya siya. Sa una ang sinabi ni Justin, si Elaine ay nangungupahan lang sa kanya. Ngunit nilabas ng pulis ang papel na sinulat sa kanya ni Elaine kanina. At pinakita ang video mula sa elevator. Sinabi na tiyak na wala sila sa isang normal na relasyon. Nalaman din nila na ang mga kuko ni Elaine ay may kaunting bakas ng bakal. Tulad ng bakal sa kanyang bahay. Tiyak na bago siya itulak pababa, ay pumiglas muna si Elaine. Dahil sa mga ebidensya kaya hindi makapagsalita si Justin. Kaya sinabi niya na lang ang totoo. Sinabi niya na si Elaine ay kabit niya. Ngunit siya ay sobra na. Pinilit pa niya na makipaghiwalay sa asawa. At pagkatapos ay hinihingian siya ng pera. Nag-away sila sa balcony. Dahil nagalit siya at hindi niya sinasadya na may tulak siya. Sa huli ay nasaktan siya at humihingi ng tawad. Hindi inaasahan ng pulisya na umamin siya kagad. Ngunit tila parang may mali ang kuponan ng mga psychologist. Ay pinag-aralan ng proseso ng pagtatanong. Ang hitsura ni Justin ay maliit lang ang mga galaw. Sinabi nila na parang may tinatago siya. Hula nila si Justin ay hindi nagsasabi ng totoo. Ngunit ayon sa nakuhang ebidensya, si Elaine at Justin ay nangangaliwa at ang baka sa kanyang kuko ang nagpatunay na tinulak siya pababa. Ngunit hindi sigurado kung si Justin ba ang may sala.
kaya natagpuan nila. Noon lang nangyari lahat nang umuwi si Justin. Ngunit noong 2:30 ng gabi bumalik siya mula sa Macau patungong Hong Kong. Kaya may ebidensya siyang nawala siya sa eksena. Ngunit bakit nahatulan si Justin? Ano ang katotohanan sa likod? Pumunta ang pulisya sa bahay ni Justin upang maghanap ng mga clue. Kaya natuklasan nila ang isang talaarawan. Ang talaarawan na ito ay kay Gina. Lumabas na nalaman ni Gina ang tungkol sa pagkakaroon niya ng relasyon. Kinamumuhian niya ang babae na nagnakaw ng kanyang asawa. Nalaman nila na si Gina ay tatalon kasama ang kanyang sanggol. Mukhang ang pag-iisip ni Gina ay magulo. Sa talaarawan ay nakita nila ang psychiatrist ni Gina. Sinabi niya sa pulisya, si Gina ay madalas na mag-isip at magsinungaling. Nagreseta siya ng gamot para sa kanya. Nakita ng pulis sa isang bathrobe. Mayroon ding buhok at mga kuko sa damit na ito. At si Gina ang may-ari ng damit. Naghinala ang pulisya na si Gina ang pumatay. At nais ni Justin na makulong para sa kanyang asawa. Sa napakahalagang sandali, pumunta ulit si Gina sa Canada. Ngunit natagpuan din siya ng pulisya. Pinakita sa kanya ang litrato ng damit at talaarawan. At tinanong siya kung siya ba ang tumulak kay Elaine. Ngunit si Gina ay walang alam. Bukod dito, hindi niya sinulat ang talaarawan. Ang imbestigasyon ay walang patutunguhan. Dahil hindi sapat ang mga ebidensya. Kaya nagpapadala pa rin ng mga tao upang sundan sila. Kahit na sinabi na ni Justin ang lahat sa pulisya, hindi pinakinggan ni Gina si Justin. At ang hitsura niya ay mas lalong nagalit. Kinabukasan ay binigyan niya si Justin ng tubig. Ininom niya ito at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakatali na siya. At tinanong siya kung bakit nagsulat siya ng peking talaarawan upang saktan ba siya. Maliwanag na si Justin ang pumatay kay Elaine. Ngunit gusto pa rin siyang sisihin. Inamin niyang hinahanap niya si Elaine. Upang akitin si Justin at pagkatapos ay kuhanan ng video. Nais niya ang kanyang asawa na maghirap. At para makita ng buong mundo ang ugali niya. Tinanong siya ni Justin kung bakit ganoon ang trato niya sa kanya. Sinagot siya ni Gina kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Sa tuwing nakikita kitang sumulat. Gusto kong magsuka. Bakit may tao sa mundo gaya mo? Nagtalo silang dalawa. Kumuha siya ng kahoy. At pinaghahampas siya ng paulit-ulit. Naglabas siya ng papel para pirmahan niya ito. Pinirmahan niya ito ay mamamatay siya. Sa hindi inaasahan, binalian siya ng paa ni Gina. Kaya sumigaw si Justin sa sakit. Si Gina ay tila nawala na sa pag-iisip. Pinahiga niya si Justin sa isang makina para pagpira-pirasuhin siya. Sa kalagitnaan, natagpuan sila ng pulis. Pinutol niya ang wire ng makina at napigilan nila ang baliw na si Gina. Nanginig siya sa takot at niyakap ang pulis. Dahil sa baliw na ginawa ni Gina, kaya ang mga pulis ay naniwala na si Gina ang mamamatay tao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Planado ni Justin ang lahat para lokohin si Gina at ang mga pulis. Madali lang pumatay ng tao pero mahirap tanggalin ang kaso. Pero sa huli siya ay nahuli pa rin. Si Elaine ay ipinadala ni Gina upang saktan siya. Kaya gumawa ng plano si Justin. Para maalis ang dalawang babaeng ito sa buhay niya, sinadya niyang maglagay ng kamera sa bahay. At inutusan ng isang tao na magsuot gaya ng damit ni Gina. Para magpanggap na pigilan siya sa pagtalon. Pagkatapos gayahin ng sulat ni Gina para gumawa ng peking talaarawan. At hayaan ng pulis na matagpuan ng psychiatrist. Para akalain ng pulis na may sakit sa pag-iisip si Gina, matapos magawa ang kanyang plano, nag-withdraw siya ng 1 milyon mula sa banko upang hanapin si Elaine. Nang hindi niya ito mapansin, pinatulog siya ni Justin. Pagkatapos ay ginamit niya ang damit ng kanyang asawa, upang punasan ang kanyang katawan. Pagkatapos gamitin ang kanyang kuko upang gasgasan ang bakal. Tapos nilagay niya ang mga bulita sa ilalim ng duyan. At hayaang upuan ito ni Elaine. Tsaka lagyan ng isang uri ng makina. Inaganya niya ang makina gamit ng kanyang telepono. Kaya gumawa ito ng magnetic force para lumipad siya sa duyan. At kaya tumalsik si Elaine sa balcony, nang matagpuan ito ng mga pulis. Dumating si Justin sa eksena, para makita siya ng mga pulis. At ginamit niya ang emergency exit, para kunin sa itaas ang makina niya. Kinabukasan, sinabi ni Justin sa asawa na pinatay niya ang isang tao. Para pumunta siya sa Canada, at nang magtanong ang pulis sa kanya, sinadya niyang gumawa ng kaunting galaw. At nagkusa siyang magtapat, para akalain ng mga pulis na nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay hinayaan niya si Gina na patayin siya. Ngunit hindi niya naisip na muntik na siyang mamatay. At ganun lang, naloko niya ang mga pulis at si Gina. At matagumpay niyang nalutas ang kaso. Si Gina ay napunta sa mental hospital. At si Justin ay napanatili ang kanyang reputasyon. Ito ang pinakamalupit na kasinungalingan. Ginamit niya ang tahimik na pamamaraan upang magsalita. Ngunit kahit na ang pinakaperpektong kasinungalingan, ay siguradong mag-iiwan ng marka. Para ito ay mabunyag. Kaya ano sa tingin mo ang kamalian ni Justin para siya ay makulong? Alam mo ba kung ano yon? Lagay mo sa comment section ang iyong sagot.